Mga dude, dito po tayo ngayon sa ating motor kung saan i-check natin ang voltahe ng ating motor sa ang battery. Pero bago natin i-check, lalo na sa panahon na ngayon na hindi nakatakbo yung ating motor na tambay na matagal, mga isa't kalahating buwan, oh. Higit pa ay bago natin siya ignition, i-kickstart muna natin. Pag may mga kickstart yung mga motor nyo, i-kickstart muna natin siya mga 5 times o 10 times para yung langis ay ikot sa gear na makina at hindi siya makakatok yung makina natin. So ngayon, bago natin siya ignition, i-kickstart muna natin siya. Okay? Ayan, tapos na natin siya kinikstart. At ngayon, i-ignition muna natin siya. Ayan, so dito tayo sa ignition. Ayan, so wala siyang battery kasi in-unplug ko yung battery. So ngayon, kickstart na natin siya ulit. Gamitin natin yung multi-tester sa pag-test ng multi ng ating motor. So, dahil nakalock yung ating battery na sa lalim, pwede mo nang buksan. Naka-under yung ating motor. Tingnan natin yung battery. Okay. Dahil ilan plug ko po yung battery, kasi nadidrain yung battery pag hindi siya naka-unplug, pag natambay yung motor. So ngayon, i-check muna natin yung boltahe ng battery. So, gamit ang multi-tester, dito natin siya ilagay sa DCB sa 20. Okay. Dapat yung ating boltahe ng motor ay nasa mga 13 or 14. Check muna natin kasi hindi pa siya naka-connect sa ating sa makina. Okay, so yung itim na probe ay sa negative at yung pula ay sa positive. Check muna natin yung ating battery. I-check po natin ulit yung ating battery. Tinayo ko yung battery. Check natin kung ilang boltahe yung ating battery ngayon. Ayan po, so naglalaro siya sa 12.82 volts. Ayan, yun yung boltahe ng ating battery ngayon. So ngayon, ikukonekta natin, ipa-plug natin yung positive at negative sa battery at i-check natin kung ilan boltahe ang kung nagcha-charge ba yung ating stator sa battery, kung may nagcha-charge ba yung ating battery. Okay. Yan po, so i-connect na natin yung ating negative at positive dito sa battery. Tapos positive naman. Yan
yan. So nakinog na po natin, nakunik na po natin. Ngayon papanda rin natin ulit yung ating motor. Ignition natin. Yan. Hindi pa rin siya umiilaw. Kasi yung battery natin ay 12 volts lang. Dapat mga 14 volts yan. Okay. So ino na po natin. Tapos start natin ulit. I-check natin kung nag-charge yung ating battery. Pagka lumampas yung dapat ang charging ng battery hanggang 14 volts lang. Pag lumampas na siya sa 16 volts, ibig sabihin may problema yung motor or bumaba yung battery, yung hatak ng kuryente ng battery. So, dapat nasa mga 14 volts na siya. So, 14 point something. Pag 16 na po ang charging ng ating battery, yung bordahin niya pataas, 16 pataas, ibig sabihin na may problema yung ating motor. Okay, so check natin 20, lagyan natin sa 20 yung ating multi-tester, tapos check na natin siya ulit. So bumaba, tingnan mo, bumaba yung ating voltage. So ibig sabihin may problema yung ating motor. It's either grounded yung ating motor kasi bumaba yung kanyang voltage.